Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Andito naman po tayo para naman sa isang video. So, ang video natin ngayon ay magsasagot lang po tayo sa ating mga nag-comment dito sa ating mga latest video, yung mga nakaraang pang mga video. So, sasagutin lang natin yung kanilang mga comment doon para at least makatulong lang po tayo sa ating konting kaalaman para magka-idea lang po sila sa mga nagbabalak mo na pupunta dito sa Qatar. So, ayan. So, sabi ko naman po, wala na po ako sa Qatar. Andito na po ako sa Pilipinas. So, i-share ko lang po sa inyo yung mga karanasan ko at naranasan ko doon sa Qatar nung nandun pa ako. So, bago po yan, ay huwag nyo po akong kalimutang i-subscribe at syempre, i-click nyo na rin dyan yung bell notification para lagi kayong updated sa mga ina-upload ko mga videos na kagaya ng mga ganito. At syempre, bago po yan ay mag-i-intro muna tayo! Magbabalik na po tayo mga guys. Pasensya na kayo guys kung medyo mabilis yung aking pagsasalita. Eh, ganun po yung aking the way po talaga na magsalita ako mabilis kasi tayo po ay Ilocano. So, huwag nyo na lang po pansinin yun. So, ngayon magbabalik na po tayo sa ating vlog for today's video. So, magsisimula na po tayo magbasa sa ating mga nandun sa comment section. So, ginawa ko, sinulat ko na lang dito sa isang papel. So, may isa, dalawa, tatlo, apat, limang katanungan na nakita ko doon. So, yung mga nag-comment doon ay mga past, yung mga nakaraang videos ko pa yun, mga 8 months ago, mga ganyan, 7 months ago pa yung mga nandun. So, ngayon may mga dumadaan pa rin na nanonood. So, nagko-comment sila. So, syempre, gawa na rin po natin ng videos para sakaling mapanood man nila. So, maraming salamat po sa inyo lahat guys na kung sino man kayo na nag-comment sa ating mga videos ay thank you so much sa inyong pagdaan sa aking video. At sana po ay palagi po kayong manonood sa aking mga in-upload ng mga videos. So, ayan po. Unahin po natin yung tanong dito. So, sinulat ko nga dito sa isang papel. Hindi ko na lang po nilagay yung mga pangalan nila. Ayan, di ko na lang sinulat yung mga pangalan nila. Basta sinulat ko na lang yung kanilang mga katanungan. So, unang tanong. Ay, sabi dito, tanong ko lang po ma'am, madating po ba sa bahay ng amon mo galing airport, mag-start na po ba ng trabaho agad o kinabukasan pa? So, pagkakaalam ko po yan, may galab shoutout, sino man yung nag-ano dito, so pasensya ka na, hindi ko ma-shoutout yung pangalan mo, pero i-shoutout na rin kita kung sino ka man. So, next time, gagawan ko ng ganito, isulat ko na rin sa papel yung taong nag-comment dito. So, for today, hindi mo na kasi nakalimutan ako. So, inubo pa tayo. So, ang pagkakaalam ko po yan, sa base po sa aking experience sa 9 years, 4 months ko po na nag-stay dun sa Qatar, ang mga naging tips po sa akin yan, kapag nakapunta ka na sa Qatar, dun ka na sa airport, dun na yung umpisa na nag-start ka na nag-start na yung process, nag-start na yung day ng pagsahod mo. Kasi, ganun yung nangyari sa akin dun sa amo ko. So, pagkadating ko doon sa airport, pagkadating ko doon sa agency, sinundo na ako ng driver ng among, tapos hindi pa ako pinagtrabaho noon, so pinagpahinga pa ako kasi gabi ako na nakarating. So pagdating ko yung day na yon ay start na yun ng araw ng start na yun yung araw ng bilang ng aking sweldo. So halimbawa, 'di ba 1 month yung sweldo natin. So inumpisahan na yun ni madam pagkarating ko. Pag-apak ko pa lang dito sa lupa ng Qatar ay nag-start na. So, ganun yung po yung pagkakaalam ko. So, yung ibang amo ay hindi ko lang po alam kung ganun po yung ginagawa nila sa mga kadama nila na dumarating sa kanila. Pero sa akin, ganun po. Okay? Sana po ay maliwanag po sa inyo na nag-comment po dito. Ay, try mo magtanong-tanong ate or kuya, try mo magtanong sa mga ibang mga kakilala mo na yung mga matagal nang dito sa Qatar o yung mga may mga alam about dito sa Qatar para mas maliwanag po sa inyo yung gusto nyong malaman. Okay po? Maliwanag na po ba? So, move on na po tayo sa next question. So, ayun, naubo pa ako. Sabi niya, hi kabaya. Naubo pa ako.
Hi kabayan, paano mag-register ng data sa Qatar? So ayan. Ayan to po, madali lang po mag-register ng data sa Qatar, pero sa tatlong ban ko na po dito sa Pilipinas, nakalimutan ko na kung paano ko i-explain yung pag-register ng data sa Qatar. Kasi nung nandun pa ako sa Qatar, guys, ay may binibili kaming card na ganyan. Card, may 20, may 30, may 50, ayan, may 100. So usually yung 100 ay pang 1 month internet po yon. So yung 20, mabilis lang po yon. Hindi ka malilito kung gusto mong mag-register ng data dyan sa Qatar. So, bibili ka lang ng card na ganyan. Yung card na yun is pula yun eh. Pula yung kulay niya. So, bibilihin mo lang yun. May instruction naman doon na nakalagay. So, nakalagay doon data, flex, or basta tatlo ata yung pagpipilian mo doon na maalala ko. So, ang ilalagay mo doon, yung kiskisin mo doon is yung data. So, may nakalagay doon asterisk. May pagbasa, may instruction siya doon, hindi ka malilito. So yung data yung pipiliin mo doon, yun ang ipapasok mo. Kiskisin mo yung nakasulat na data, kiskisin mo ng ganyan. So ipapasok mo yung asterisk, kasi iba-iba yung asterisk na nakalagay dyan. Example, asterisk, that, ganyan. Tapos ipasok mo yung code number, then sign number yon, ganon. Hindi ka malilito kabayan, ganon. Hindi ka malilito kasi card lang naman yun, meron na sa instruction. Okay, maliwanag na po ba? Nasagot na po ba natin yung inyong katanungan? So, kung hindi pa po maliwanag itong explain ko po sa iyo, ay pwede ka pong magtanong sa mga andyan na po sa Qatar para mas maliwanag po sa iyo. Ayan, pwede ka pong magtanong dyan yung mga kakilala mo na nauna sa iyo dyan sa Qatar. Kasi syempre, yung mga yon, nauna sila, syempre gumamit ng mga yon sa data, kung para sila magpasok ng data, diba? Okay, move na tayo sa ating third question, sa ating comment. Ma'am, nagtanong lang po, matagal pala magkaroon ng employer ng employer ang passport ko po dyan pa. Ayan. So, ibig sabihin hanggang ngayon, andito ka pa rin, hindi ka pa rin nakakaalis. So, ilang buwan ka nang naghihintay? Ilang buwan ka nang na-waiting si employer mo, kabayan? So, depende po yan si employer. May mga employer kasi na namimili ng kanilang mga kukuning mga katulong. May mga employer din na ASAP yung gusto nilang magkaroon kaagad, yung gusto na nilang makakuha kaagad ng kanilang mga katulong. Kaya yung mga mabilisan yun, yung mga ASAP talaga yung kailangan nila. So, kung matagal ka pa na hindi nakakuha ng employer mo, so ibig sabihin yan pala is ano, hindi pa na i-market yung ano mo, yung papers mo, yung pangalan mo. So waiting ka lang diyan, magkakaroon ka rin siguro ng employer mo, magpray ka lang para mak-employ ka na kaagad. Kasi syempre marami pa yung mga nag-a-apply papunta diyan sa Qatar. So hindi ka po lang nag-iisa, marami pa po kayo sa i-market po yan, yung mga papers ninyo sa mga amo. So depende kung sino yung magugustuhan nila. Yun ang kukunin nila, kaya nagtatagal tayo na maghintay ng ating mga employer kasi namimili po sila ng kanilang mga kukunin na katulong. So basta magdasal ka lang yan, huwag kang mawala ng pag-asa, magkaka-employer ka din. Okay po, sa ating last question, hello po, as po magkano salary dyan sa farm po mag-alaga po ng camel? Ato, thank you sa pagsagot, ma'am. Hindi ko po alam, wala po akong idea po dito kung magkano po yung salary ng yung nangangalaga po ng camel. Pero nung nandiyan pa ako sa Qatar, nung lumalabas ako, naghahatid kami ng mga bata sa school or may pinupuntahan kaming mga groceries ganyan. Marami kami kang nakikitang nag-aalaga ng mga camel. So wala po akong idea kung magkano po yung salary nag-aalaga, kasi parang farm po yan eh, parang hindi po madali na trabaho yan. Hindi ko po, wala pa akong idea kung mataas o maliit yung sahuran ng pag-aalaga ng camel. Okay, itry nyo po magtanong po yan, kabayan, magtanong ka po sa mga nandiyan sa Qatar, baka may nakakaalam po para magka-idea ka po kung magkano yung sahod. So ayun, nasagot na po natin lahat yung ating mga quest, sa ating mga nag
tanong dito sa ating comment section sa ating mga videos. So, sana po ay maliwanag po sa inyong lahat itong aking mga pinaliwanag. Kung hindi mo po maliwanag sa inyo, kung hindi po malinaw po sa inyo sa aking mga sinabi, ay pagpasensyahan nyo na po at magtanong-tanong na lang din po kayo sa mga nandito doon po sa Qatar para mas malinaw po sa inyo, guys. Okay po? So, hanggang dito na lang po yung ating video. So, hindi na po natin pagtatagalin at thank you so much ulit, guys, sa inyong pag-support sa aking mga videos sa ina-upload. Sana huwag na huwag po kayong magsasawa na manood sa aking mga videos. Hanggang dito na lang po tayo at see you on my next video. Bye, guys!